pag sinabi mo Maharlika Kond, ang unang papasok sa isip mo si Maharlika eh. So, anong ginawa nila? After realizing their error, tinake down nila ang Maharlika. So, nagkaroon ng Bojackera. Diba? Mm-hmm. Tapos, nandun pa rin yung Maharlika. Titingnan natin, dun sa mga releases ng information ni Maharlika, parati kong sinasabi, matindi ang sources nito. Mm-hmm. When I say matindi ang sources na ito, ibig sabihin na sa loob ng gobyerno. Oh. Or, kasama siya, may personal knowledge yung taong yun na nagpadala ng information kay Maharlika. Yes. So, ano ang pagkakakilala natin sa isang leader? Kung ang isang leader, ang pagkakakilala natin ay magnanakaw, tinapunan mo ng putik, maniniwala ng maniniwala yung tao na, ah, talaga magnanakaw ka, ayaw mo ang sagutin. Mm-mm. Ngayon, kung yung isang leader ay hindi naman corrupt, apo, at tinapunan mo ng allegation na corrupt ka, mm-mm, magda-doubt ang tao. Ah, baka lose yung sayon naman ano, kasi, oo. Okay na? Ayan, sige daw po, ma'am. Yan, medyo dinig. Okay. Ayan, okay na. Ma'am, napag-uusapan kasi natin, meron kasing mga bogus din kasi na mga ano. Alam mo na siguro yung nababanggit ko, yung RP mission ba yun? Kasi nung itsinek ko, yung RP mission, may 1.1 na ano eh, millions ng followers na eh. Mm-hmm. Eh, nung chinek ko, yung about niya, matitrace mo kasi, Miss Met, mm-hmm, yung original na pangalan niya nandoon eh. Yes. Oo, naka-attached siya. Ang pangalan doon, Psych ba yun? PS? Parang hindi siya tagma doon sa RP mission. Malayo. Tapos, minsan na namin niyang sinuri dati pa, kasi biglang sumipot, lumitaw yan eh. Biruin mo, Mamalo, nag-survey sila ng ilang libo. Kasi ang common na alam natin na survey, 1,200, 1,500, talagang sinuri yung ganyan. Sana umabot ng ano eh, 5-digit eh. Yun. Tapos kaya nila ng sabay-sabay. Meron silang local, meron silang national sa Congress, yes, o yung mga district. Sabi ko, paano nila ginawa yun? Pagtingin ko naman sa petsa ng kanilang survey, pare-pareho, sabi ko, kaya nilang magawa yun ng ano? Kaya nakakaduda. Tapos, nung trinase ko talaga yung kanilang ano, yung pinag-ugatan nila, kasi either binili lang yung page, mm-hmm, yung mismong ano, sinay ko kasi 2019 nabuo yung page, iba pa yung pangalan. Mm-hmm. Nung trinase ko siya, nagko-connect doon sa ano, online sabong. Sabi ko, nag-online sabong ba itong ano? So, kaduda-duda siya. Oo. Pero dito lang tayo sa legit itong sa Publicus Asia. Ma'am, correct. Na-discuss na po namin itong survey. Ano kaya ang nakikita nyo po na naka-apekto? Kasi meron din kayong survey niya, no, na explanation na possible na naka-apekto sa trust and satisfaction rating po ng ating mga top 4 officials po, Mamalu. Well, alam mo, Admar, itong first quarter survey, ibang-iba dun sa last quarter last year, no? For the simple reason na lahat ay bumaba. At yung pagbabang yun, hindi, sa iba, hindi incremental, which means malalakihan, mas malaki kisa sa margin of error mo na plus or minus 3. Particular, nakikita natin doon yung mga issues that matter to Filipinos. At karamihan yan ay ekonomiya. From inflation, to price of goods, to certainty na may trabaho sila, to the issue on corruption. Yung corruption, lumalabas na number 3. At makikita rin natin na pagdating sa kabuuan sa administration, parang nagdala-dala sila pababa. Ang bukod-tangi lamang, although dumaus-us rin, ay si Vice President Sara Duterte, kung saan nakakuha yata ng approval na 56 at 51 at trust rating na 46. Mm. So siya yung mataas, pero ang trajectory kasama rin niya ay pababa. Mm-mm. Kung hihimayin mo further, yung pagbaba ng sa presidente, mm-hmm, ay lumalabas, lahat ay tungkol sa job performance. So ang total doon almost 60, mm-hmm, yung job performance related. 60 dahil inadd namin together ano yung job related, ano yung politika.
Yung kay VP Duterte, lumalabas 43% yung job related, at yung politika ay pumapalo ng almost 48, nearing 50. Mm. Which means part ng pagbaba niya ay dahil sa nangyayaring demolition at nangyayaring downward trend ng administrasyon. Despite of that, siya pa rin yung may pinakamataas na approval at trust rating. So makikita natin what issues matter, economics pa rin. Kaya economics, which means domestic, hindi international. Ang South China Sea ay parang pumapatak lamang na 2% ang nagsasabi na issue that the president should look into. So, ano yung pahayag ng taong bayan? Ang pahayag ng taong bayan, mag-focus ka sa problema natin sa ekonomiya. Mag-focus ka domestically. Okay? Para yung mga problema namin na nababanggit every quarter, natutugunan. Kasi lumalabas yung inflation has been number one for the past almost 5 quarters. So, malaking bagay yon, kasi katulad ngayong araw na to, na-report na ang inflation natin is nasa 3.7%, tumaas pa. No? Anong epekto nun? Pagtaas ng inflation, pagtaas ng presyo, yung nabibili ng taong bayan ng basket of goods na basic commodities. So, basic yung issues. Babalik na naman tayo dun sa issue na nararamdaman ba ang gobyerno. Kung ang sagot ninyo ay inflation ay true ayuda, ang ayuda hindi sustainable. Kasi ang ayuda, one shot deal lang yan eh. Itong araw na ito, kaya kong bilhin. 3 days after, hindi ko na kayang bilhin ang bigas, ang asukal, yung basic commodities. Ngayon ma'am, maraming mga issue kasi sa pagtatanong ninyo sa ating mga kababayan, mula pa pala ng pag-upo, so June 2022 hanggang sa kasalukuyan, yung kumbaga i-assess nyo mula nung umupo hanggang ngayon. So marami pong mga issue dyan ma'am, no? Kaliwat kanan po dyan, tsaka itong mga pinaka-recent, ang lagi nating matatandaan, like kagaya dito sa inflation meron din kayong resulta sa survey niya, nangunguna talaga yung inflation, yung ekonomiya, ganito ganyan. Meron ding mga pasabog si PRRD yung kutungkol sa paggamit ng illegal na droga, ganito ganyan. Pati yung sinasabi rin ni Maharlika. Tingin niyo ma'am, yung mga issue na rin na yon nakasama din sa imahe ng ating pangulo. Well, Admar, kasi hindi sinasagot eh. Ang problema dun sa pinupukol ni Maharlika, paulit-ulit kong sinasabi, si Maharlika remains in the minds of every Filipino rent-free. Meaning, dahil naririnig ko siya, parating nandito sa isip ko, at since wala namang nagsasabing hindi, mali yan, ito yung tama, maling interpretasyon, o yung parang sinasabi, false information, or disinformation, mahirap nating sweep under the rug lahat nitong mga issues na tinatapon. Nakatulong ba yon o nakadagdag? Sa resulta ng survey, nakadagdag. Pero siguro sa susunod na quarter, pwede magkaroon ng module on Maharlika mismo, para lang natin ma-measure ano ba yung impact ng sinabi niya. 1, 2, 3, 4. Kasi ngayon, hindi siya natatanong for the simple reason na lumalabas issues. Issue ba ng pagkain, issue ba ng inflation, issue ba ng cybersecurity, issue ba ng chacha. So lumalabas yung issue na binabato ni Maharlika na uugnay sa
yung corruption, number 3 na. Pero kung i-drill down natin yung data, pwede siguro sa susunod na quarterly survey, merong module doon kay Maharlika at matanong natin ang bayan, pinaniniwalaan nyo ba? Ano ba yung mga pinaniniwalaan nyo sa mga sumusunod na binato? Pwede natin ganun directly ma-measure para talagang makita natin, mahimay natin kung saan pumapalo yung mga issues na sinasabi niya. Mm-hmm. Ang nabanggit ko, nababanggit ko nga dito sa ating programa, ma'am, lagi kong sinasabi, kung ikaw, kasi alam natin si PRRD may following talaga yan. Ramdam, kumbaga mayroong hatak yan. Milyon, hindi lang daan, libo, kundi milyong mga Pilipino ang naniniwala pa rin dyan, considering pagbaba niya, matas pa rin yung ano niya, yung rating. Si Maharlika, may sarili din niyang following. Pero significant ito. Hindi to pwedeng isang tabi, hindi ito na, ay, isang tao lang naman naniniwala sa kanya, pwede ko nang hindi sagutin yan. Ito, mga leader, lalo na si PRRD, tapos nag... second emotions itong si ano si Maharlika, parang in support doon sa unang mga pahayag. Sabi ko nga, 'di ba kung ikaw inakusahan dito, ang sarap ipamukha doon sa nag-akusa sa iyo kung ikaw ay tunay na malinis. Simple lang ang gagawin mo, 'di ba? Magpa-drug test ka siguro para at least reliable. Sabi ko nga dito, parang bahay ni Kuya na maraming mga nakakamera mula sa pagkuha ng specimen hanggang sa pagbigay mo sa specimen papunta doon sa mga equipment na gagamitin hanggang sa paglabas mismo ng resulta. Tapos pag meron ng ano, meron ng resulta, isasampal ko doon sa mga nag-akusa sa akin. At least, ano, oo, ito. Pero ang nangyari, tinanong siya, tinawanan lang niya. Mm-hmm. Yeah, so again, Admar, ang difference kasi ngayon sa dati, pag dati pumukul ka, lumalabas na kailangan mong sagutin yon sa media, which is the tri-media. Ngayon, pag pumukul ka at pinabayaan mong lumaki ng lumaki yan sa social media based on sharing, no? Nagkakaroon ng multiplier effect, nagkakaroon ng maraming taong nag-share. The more na shinare, hindi ibig naman sabihin na naniniwala sila. May iba na naniniwala kaya shinishare. May iba shinishare para makita ng tao ang reaction nila. So may iba't ibang rason kung bakit nag-share. Pero yung mga pasabog o pabulaga ni Maharlika, sa tingin ko, kailangang sagutin na yun ng administrasyon kasi she has been on it since July 2022. So technically, mahigit na almost 9 months. So 6 months at the start plus January, February, March, yeah. Almost 9 months na issue. Na 9 months. At nakikita natin ang reaction. Tine-take down. Kasi kung hindi totoo, ba't mo ite-take down? Kung hindi totoo, bakit mo isha-shadow ban? Kung hindi totoo, I mean, maraming ginagawa sa social media para pigilin ang ginagawa ni Maharlika. So, what is the best tool to fight the claims being made by Maharlika, the releases of information being made by Maharlika, is to be transparent and accountable and to respond to that. Now, if after responding, naniniwala pa rin ang tao dun sa sinasabi ni Maharlika, then that becomes a trust issue. Hindi ka pinagkakatiwalaan ng taong bayan sa sinasabi mo. Mm-mm. Kasi hindi direktang ano eh, no? Dinideny. Oo, ma'am. Oo. Kasi mahirap po yung tatahimik ka lang o yung iba nga ang sinasabi is sinisweep under the rug. Kailangan, kasi ayaw mo ma-frame ka ng isang claim, ng isang, not claim, ng isang charge. Yes. Ayaw mo ma-frame ka. So, dapat sagutin mo. So, kung may nagsabi sa'yo, oy, rapist ka. Hindi ba dapat sagutin mo yon? Yeah. Kung hindi mo yon sinagot, then it becomes the truth based on what people believe who you are. Yeah. So, ano ang pagkakakilala natin sa isang leader? Kung ang isang leader, ang pagkakakilala natin ay magnanakaw, tinapunan mo ng putik,
maniniwala ng maniniwala yung tao na talaga magnanakaw ka, ayaw mo nga sagutin. Mm-mm. Ngayon, kung yung isang leader ay hindi naman corrupt, apo, at tinapunan mo ng allegation na corrupt ka, mm-mm, magda-doubt ang tao. Yeah. Pag nag-doubt ang tao, magsasabi na may possibility'ng totoo o napupolitika lang. Ayun. So, yun yung dalawang klase ng operations na nangyayari. Ngayon, hindi mo sinagot online. Nag-release ka ng troll army mo. Yung ba ay pagsagot? Hindi rin. Mm-hmm. Kasi ino-obfuscate mo o ginugulo mo lamang yung charge sa'yo, mm-mm, by coming out with reasons that do not directly respond, mm-mm, to the charge. Ayun. Mahirap yon kasi lalo mong ginagawang emotional yung discussion sa isang politiko. Pag naging emotional ang discussion, mas lalo ang taong bayan ay nagsaside dun sa nag-aakusa. Mm-mm. Kasi hindi na neutral ang pag-uusap. Parang ano yun, no? Nagkakaroon pa ng puwang, di ba? Upang diretso mag-isip na, ay, hindi totoo yan. Ano? Parang ipasubali, yes, mo kagad. Okay, so, ito lang, ano, Ma'am Balu, tanong ko lang, kanina binanggit nyo po, ano, na yung pagbaba ng rating ng ating ikalawang pangulo, no, si Vice President Sara Duterte, ay may kinalaman dun sa, kumbaga parang nahahatak siya dun sa nangyayaring hindi maganda, no, sa ating administrasyon. Sa tingin niyo po ba may pagkakataon or ano yung posibleng pwede niyang gawin para mas mapaitaas pa ito? Kasi yung isa sabi nga yung sa pangulo parang matindi na ang pagbagsak, no? Matindi ang pagbaba. Ha, kung pagbabasihan natin yung mga nakalipas na survey, etong kay VP Sara bumaba, pero among those top officials that we have that na isa ilalim sa survey, still mataas pa rin kumpara ang nakuha ng ating ikalawang pangulo. Well, Ms. Mep, kung titingnan mo yung deck na ano ang mga issues na nakaka-apekto, mm-mm, sa Vice Presidente, pag sinantotal mo yung unang dalawa, kasi ngayon dinidikit siya sa tatay niya . Yes. So dinikit siya sa tatay niya sa issue ng ICC, mm-hmm, dinikit siya sa tatay niya sa issue ng may allegation ng cocaine, mm-hmm, na in-issue doon sa isang mausig incident, mm-hmm, dinidikit siya doon sa issue ng Mindanao secession. Kung titingnan mo yon, 29 at 22, 41% ay dahil sa politika. Yes, dinidikit, oo, si Sara doon sa tatay. Hindi sa trabaho. Yun ang position ng tatay. Wala sa trabaho. Hindi job performance. Yes, ang job performance niya lumalabas from the new curriculum to PISA, that's 29, 13. So lumalabas na 49% job related. Mm-hmm. Ang 41% is politika. Politika. Pag tiningnan mo kay presidente, lumalabas 60% job related. Mm-hmm. Mm-hmm. Tama. Yung politika nasa mga 28% lang. Yes. So technically, sino ang pinupolitika? Sino ang pagdaus-os ay dahil sa napupolitika? Si VP yun. Sino ang pagdaus-os na dahil sa performance niya? Mm-mm. Si presidente yon. Yun yung maganda na maipaintindi sa tao, kasi yung grado na ibinibigay diyan, yung, mm-mm, issue na yan, nahahati pala yan doon sa mismong trabaho niya as presidente at issue. Yung issue na pinupolitika lang sa kanya, which is ang nakahata kay VP Sara yung usaping politika. Tama. Dito naman kay PBBM, usaping trabaho niya mismo. Yes. Oo. Tapos Admar, dun kay BP, i-add mo pa yung general trend ng buong kabinete, mm-hmm, na pababa, mm-hmm, dahil siya'y kabinete, mm-hmm, so, nasasama siya. Parang double whammy sa kanya, mm-hmm, dahil member ka ng kabinete, mm-hmm, at pinupukul ka, inuuga ka, ginigiba ka, mm-hmm, bumababa rin siya. Pero, mm-hmm, pag tiningnan mo at the macro level, yung siya pa rin ang pinakamataas.
In terms of approval and trust rating. Sa ganito kung ano, pagkakataon. Sa mga leaders. Sa mga ganito kong pagkakataon, ano, kung ikukumpara nyo po yung mga naunang mga politiko natin or mga officials natin, membro man ng gabinete o hindi, na nagkaroon ng mga pagbaba ng rating dahil sa politika, sa tingin nyo po ba madali lang itong maitaas ng ating ikalawang pangulo? Or depende pa rin po sa nangyayari ngayon, kaganapan ngayon? Well, ma'am, yung dalawa yung tanong mo, no, madali bang itaas? Depende ho kung may pagkukunan ka. Kung lumalabas dun sa survey, may undecided si BP Sara na 24%, opo, pwedeng yun ang pagkunan niya para tumaas ang kanyang rating. Yes po. In terms of approval. Mm-mm. Ngayon, kung si presidente nasa 44%, saan mo kukunin yung undecided? Kasi lumiliit rin yung base niya. Ang isa pa nating dapat tingnan, sa relasyon kay BP Sara, ang Mindanao has consistently been mataas para sa kanya. Although bumaba na, mataas pa rin. So that is that makes her buoyant. Meaning kahit na anong mangyari sa Luzon, ang Mindanao is higher than, kasi ngayon 75% ang kanyang approval rating sa Mindanao. Dati 76, so 1% drop lang. So dahil dun sa buoyancy, dahil kaya siya mataas, dahil ang Mindanao consistent. Samantalang si presidente, pag titingnan mo sa North Central Luzon, dati 62 siya. Approval. Ngayon, 52. So, 10% drop yun. Sa base niya. Tama po. So, titingnan natin kung labanan ng base, yung base ni BP talaga nag-hold. Yes. Si North Central Luzon, nagkakaroon ngayon ng problema si presidente doon. Ma'am, si ano po, si speaker po, ma'am, ano po yung nakababa sa kanya? Performance din po? Or pakikisaw-saw sa trabaho ng iba? Ay, nako, tama ka doon, Admar, no? At saka makikita mo talagang dumaus-us ang trust rating niya. Eh, hindi ba nakatulong sa kanya yung dadaming mga mukha niya pag nagbigay ng ano? Tapos, makikita mo sa mga social media, pag meron siyang balita, press release, promotions, na ang bango-bango ng ang balita, naka-sponsored ads, hindi ba yun nakatulong, Mamalu? Hindi. Ay. Hindi yun nakatulong bagkos siya ay bumaba pa. At titingnan natin, by area, saan bumaba si speaker? Sa North Central Luzon, sa Visayas, na supposedly baluarte niya, at sa Mindanao, yung 18% trust niya, sa Mindanao, 15 lang siya. So, hindi, ano yung pahayag ng taong bayan? Galit ang taga Mindanao sa ginagawa niya kay Sara, kay BP. Kaya hindi nila pinagkakatiwalaan, no? Kahit sa NCR, nasa 18. NCR, 18. North Central Luzon, 19. Southern Luzon, 17. Visayas, 20. At Mindanao, 15. For a total average of 18 na trust rating. Hindi ba parang mababa yun? Ang hirap makabawi pagka ganyan, halos lahat ng region na binanggit nyo, Mamalu, ha? Napakababa. Alam nyo, Ms. Met, pag ginamit mo siguro yung cost-benefit, magkano ang nagastos sa bawat lugar? Na yung kakapromote. Makikita mo, price is greater than trust. Nako. So, gumastos siya ng trust, hindi niya na-translate yun into trust. Gumastos siya ng pera, hindi niya na-translate sa trust. The more issues there are, makikita natin doon sa question ng People's Initiative, 28% lang ang sumusuporta noon. Doon sa charter change na as provided by law, mataas-taas yun, mga 54. Eh, paano ba nagsimula yung usaping pagbabago ng saligang batas? Hindi ba sa People's Initiative? Yes, oo. So, ang mga tao, nung pangangalap, na, ayaw yun. Tsaka na lang nila kinonvert into economic amendments. Ngayon,
itong huling pagpunta ni Presidential Advisor Gadon sa House of Representatives para sabihin na i-consider nyo na rin ang political amendments, medyo yun, makikita natin ito ba ay parte ng plano. Yes, oo. Kasi kung parte ng plano yun, uuga na naman ang institusyon. Siyempre, maraming kasi ayaw ng tao yung political amendments. Yes po. So makikita natin, tinatry nila in every timeline, tinatry nila na mabuo yung plano nila from the very beginning. Which is actually political in nature, hindi economic eh. Kasi parating ang tinatanong namin, kayo ba ay pabor doon sa amendment sa basic education, sa advertising? Ano yun? Will it redound to the benefit of Juan de la Cruz? Hindi. Kaya ka nag-charter change is essentially to restructure the political system of the country. Meron talk na extension of term. Kung may extension of term, hindi naman nila maaalis yung gusto nilang alisin. Kaya parliament siguro ang gusto nilang ipalit. Uuwian. Yeah. Oo. Mm-hmm. And nabanggit mo nga, ma'am, isusulong pa rin itong Chacha. In fact, di ko lang alam kung meron pa ba silang TV ads. Kasi ang marami ngayon, ma'am, is nasa social media ads na, particular na sa YouTube. At ang katakataka pa nito, yung mga supporters ng mga Duterte na mga vloggers, doon pa lumalabas yung Chacha na mga mga ads. Placement. No? Oo. Pero wala nga dito sa inyong ma'am, yung most important issue, kasi nabanggit dito basta below 2% hindi na isasama. Ang pinakakulelat nga dito is yung issue sa West Philippine Sea. Patuloy na nangunguna itong inflation prices, which ngayon ay nasa 3.7 na. Oo, ulit tayo na bumilis na naman, at saka yung ating ekonomiya. Pero yung laging naririnig natin ng mga balita sa pamahalaan ay itong Chacha at itong issue sa West Philippine Sea, ang tapang-tapang natin dito, pero hindi target doon sa pangangailangan ng tao. Actually, bago kayo nagpalabas ng ganitong survey, ma'am, yung Okta Research din naglabas ganito rin. Hindi rin sa kanila priority yung Chacha at usapin sa South China Sea, kundi itong prices and inflation. Sa living kasi, kung pamumuhay ng tao, no? Alam mo, Admar, natutuwa ako, nagkasunod-sunod kami ng paglabas. Kasi usually, nagkaka-delay. Wala namang pag-uusap, nagkasunod-sunod lamang dahil siguro dun sa Holy Week break. Mm-hmm. Pero makikita mo, yung absolute numbers magkakaiba, pero yung trend, iisa. Tama. So, ano naman yung mga bumabanat na, ano naman yung chances na tatlong survey firms pareho ang trend? Kayo? Oo na naman. Oo, diba? Oo. Magkakaiba ang absolute kasi iba-iba naman ang aming methodology. Mm-hmm. Pero yes, definitely, hindi katulad ng mission-mission na na-mention mo, na tama ka dun sa sinabi mo. Paano ka gumagawa ng survey na by district, by... Napakahirap nun. Tapos, parang ang laki ng respondents niya, 10,000. Tapos, parang in a matter of 1 week, nakuha ka agad ang Bakang talino lang talaga nila, ma'am. Diba mo yung 1,500? That will take you 26 days. If you use face-to-face traditional. If you use yung ginagawa naming panel interview, that will take you 11 to 15 days. Imagine in 1 week, you finish 10,000 respondents. That's pero unbelievable. Yung sa inyo pong and survey na yan, gaano po kalawak ang scope? Ang amin po eh, nationwide, at 1,500 respondents. Mm-mm. So, allocated siya by the five geographical areas that we came up with, which is NCR, NCL, SL, Visayas, and Mindanao. Si Palso, iba ang kanyang area kasi naniniwala sila na mas representative yung ginagawa nilang aggregation. Sa amin po, brinake namin ang Luzon.
Hindi siya Luzon at others, kasi nakita namin ang difference ng North Central Luzon dahil ang presidente mo'y taga doon, ang Southern Luzon na malaki in terms of registered voters. Kaya yun ang pagkakaiba on how you treat Luzon. The other difference is probably the income class. Kasi si Pulse eh DNE, ganun din si Okta. Depende so, sa grupe. No? And then the basic difference is kami ay panel, market panel kami. Sila ay kami ay registered voters, may isa na likely voters. At sila ay face to face, hindi siya panel. Kaya nga ang sabi ko rin, ma'am, na pag hindi pabursa kanila yung survey, binaba natin nila yung survey firm. Pero pag pabursa kanila, pinupuri nila. Well, depende sa kahit, resulta. Kahit same na survey firm. Depende sa resulta eh, no? Depende sa resulta. Well, nasanay na siguro kami, probably mas lalo na ang Pulse kasi nauna yan. So yung challenge na, may nag-challenge kasing congressman eh. Are you willing to face the House of Representatives for you to offer your methodology? You know, yung mga tunay na survey firms, of course. Pero ang challenge, ang counter-challenge ko doon, pag pinatawag nyo kami, patawag nyo rin si Mission, patawag nyo yung mga bagong pantay, di ba? Pero itong mga ano man, parang nananakot din yan eh. Yan din yata yung nag-tsumugi sa SMNI din eh. Yan din. Kaya sabi ko, ganyan sila, matatapang sila. Tapos, pag nag-present kami ng methodology, siguraduhin nyo naiintindihan nyo. Yan. Kasi, baka mamaya, mag-nitpick ba? O bakit ganyan? Bakit ganyan? Paano mo kinukuha ang random, ang sampling mo? Ano ang universe mo? Oo. Kami willing, pero, wag kayong pumili lang, lahatin nyo. Yeah. Kasi ang daming mga bagong sulputan. Kami naman okay, the more the merrier. Pero labanan tayo sa methodology. Wag niyo naman bastusin yung survey kasi ang survey na andiyan to guide. Hindi ho ang survey is yan na ang desisyon ng bayan. Hindi po. It's a point of time. A certain point in time when it was done. So kung titingnan mo, sa tingin ko halos magkasunod kami ng Pulse kasi kami from 14 to 17 ng March. I think si Pulse was from March 10 to 14. Ang kaibahan lang ninyo, ma'am, pag naglabas kayo ng resulta, lahat, kumbaga lahat ang nabasa. Yun pa, isa admire. Ayaw naming mag-interpret ng kung ano-ano. Bahala ang bayan. Ito ang pahayag ng bayan. Binigay na namin sa inyo. Edi, bahala kayong mag-interpret. Kung kailangan nyo ng tulong, nandiyan kami para tumulong. Pero ayaw namin yung page by page. At hindi rin kami naniniwala na dapat magkaroon ng survey para sa presidente. Kasi ang presidente ay 4 years from now. Walang Pilipinong botante nag-iisip ng sinong iboboto mo sa 2028. Wala. Kasi may 2025 pa tayo eh. So lahat ng iniisip ng tao ay yung local election, yung re-election, oo. So, sino mag-iisip? So, kung nagkaroon ka ng result na 1% si candidate A over candidate B, is that conclusive? Or would that lead to speculative interpretation? Kami ayaw naming magulo ang taong bayan. Hindi yan ang parte ng decision. Kumbaga ikaw, gusto mong bumili ng ref. Wala ka naman pera pambili ng ref. Dapat isasama mo sa decision making mo ngayon. Diba? Napakahirap na magsa-size up kasi nung iboboto mo. Kaya kami po, hindi kami gumagamit ng preference, gumagamit kami ng predisposition. Sinong napupusuan mo? Hindi yung sinong iboboto mo. Kumbaga, so, walang pangalan, ma'am. Parang hindi siya ano. Parang walang choices. Multiple choice, hindi siya ganun. Hindi, may listahan. May listahan. Yung amin, 54 names. Okay. At yung 54 names na yon sa Senate, it's based on ground na alam namin nag-iikot,
Yung 8 na re-electionist kasama doon, usually yung balik senado kasama doon. So ano yung lang yung mga bagong pangalan, yung mga nag-iikot at nagpaparamdam. Yes. Ang isa pa rin sa ano ma'am, sa advantage din kagaya sa inyo, sa Pulse, sa Okta, pati yung sa SWS, meron talagang nakakapanayam. Oo. Kasi parang wala meron, na, ever since hindi wala pa ako na naalala kung meron bang meron. Meron kayong mukha na kinakausap at nag-i-explain at tumatayo para sa resulta ng survey. Pag hindi mo, doon pa lang sa methodology, hindi mo ma-pinpoint kung sino yan, doctor. Tsaka, alam mo ma'am, ang mga nag-react doon, eh ito, observation lang yun ha, hindi ito sa paninira, nag-observe lang ako. Kasi pag tingin mo doon sa nag-like, tapos nag-ano, hindi mo ka mga Pilipino, hindi nga mura kang botanteng Pilipino. Ang kikinis ng mga mukha, hindi ko sinasabi na hindi makinis ang mukha ng mga Pilipino kasi ako mga ano rin ako. Pero makikita mo ma'am na parang yung profile niya, iba, no? Iba yung parang pang-artista na pang-model lahat. Oo nga. Mga teenager pa ngayon parang tingin ko, sabi ko, mga intellectuals. May paki na ito sa politika natin or sa issue ng ano natin. Hindi naman sa minamaliit natin yung mga babita natin, diba, no? Eh, pero halos lang tapos pag-click mo, walang friends, pick profile pick lang. Oo. So andun yung pagdududa, kaya nga maging critical tayo sa mga lumalabas din sa survey. Yes, oo. Diba? Tsaka si alam niyo ng politika, Admar. Alam ng mga politiko yan. Kasi ang fly-by-night na survey firm, madali mong ma-adjust ang resulta. Tama. Madaling ano, you know, madaling doktorin. Uy, banggitin ko lang sabi ni Flor Delis Clanlog, pati pag napatawag daw sila, ma'am, isama na rin daw ang mga congressman. Wala na daw talaga dapat. Wala na tayong magawa dyan. Pero ito, ma'am, dito po sa mga, meron kayong post patungkol dito sa kay Maharlika, yung sa pag-appreciate nung inilabas na mga ebidensya. Maraming nyo po bang ipaliwanag? Kasi, naalala ko nung panahon ng maisog sa Davao, nag-overtime yung PIDEA noon eh. Wow. Kinag-overtime, umaga agad, kailangan na makabigay ng sagot. Ang bilis. Pero nung naglabas agad si yung Kaim Harley, medyo natagalan, pero naglabas din sila na ganito yung kanilang mga paliwanag na hindi totoo, pineke, and AI generated. Ano sa tingin mo, ma'am, paano ba? Educate natin yung ating mga kababayan since nabanggit mo nga sa iyong post na nakapagturo ka na rin sa, tama ba? Naging advisor or consultant ba sa NSA? Advisor, consultant. Admar, salamat doon, no? Kasi kaya yan nangyari, meron akong isang sinagot na wall na sinasabi ko, intindihin nyo ang intelligence analysis. Kasi ang intelligence analysis depende sa source mo ng information at saka yung reliability ng information itself. So pag sinabi mong A1, ang ibig sabihin ng A1 ay maayos yung source mo at one, verifiable, totoo yung sinasabi at meron kang reason in order for you to double check kung may corroboration. So, dyan sinasabi ko napaka-importante ang intelligence source at ang napaka-importante ng information reliability. Ngayon, sa kaso ni Maharlika, simula pa ng July, paminsan-minsan nakikinig ako sa kanya pero of late nagiging frequent. In fact, meron na akong alert pag nag-post. Bakit? Sa isang taong nagtrabaho, naging consultant sa National Security Advisor, napakahalaga na alam mo ang sourcing ng information. Yes. Since July, sinasabi ko, yun, sinabi ko sa inyo, yaang Maharlika, nagkakamali sila. Ba't nila tinawag ang Maharlika Fund as Maharlika? Sa tingin ko, sa SMNI ko yung sinabi, pag sinabi mo Maharlika Fund, ang unang papasok sa isip mo si Maharlika eh. So, anong ginawa nila? After realizing their error, tinake down nila ang Maharlika. So, nagkaroon ng bodjakera. Diba? Tapos, nandun pa rin yung Maharlika. Titingnan natin, dun sa mga releases ng information ni Maharlika, parati kong sinasabi matindi ang sources nito.
Mm-hmm. When I say matindi ang sources na ito, ibig sabihin na sa loob ng gobyerno. Oh. Or, kasama siya, may personal knowledge yung taong yun na nagpadala ng information kay Maharlika. Yes. So, doon sa wall na yun, sinabi, ah, hindi, chismis lang yan. Mm-mm. So, ang sagot ko sa kanya, so lahat pala ng National Security Advisor, chismoso? Oo. Kasi, diba? Hindi ka nag-release ng information unless vetted. Tama. Itong kay Maharlika, specifically yun sa PDEA, pag tinignan mo yung form, ang tanong mo, PDEA form ba yun? Check. Mm-mm. Pag tinanong mo, process ba nila yon? Kasi walang docket, kasi hihingi pa ng approval eh. Diba? So yung una niyang linabas, sinabi doon sino yung object of the inquiry. Sinabi doon yung mga nicknames. At yes, ang alias is a basis for you to... Eh, hindi mo kilala, kaya nga ka nag-alias, diba? Alias dyan daw. Tsaka mo palang ma-establish pag nagkaroon ng operation. So, dalawang documents yung rinilist ni Maharlika. Mm-hmm. Yung isa is yung object ng investigation at yung isa yung gagamiting mga sasakyan para dun sa investigation. Take note, pag dineconstruct mo yung form na, na linabas ni Maharlika, lumalabas dun na in-identify, it's actually a form, nakasulat doon, pre-operation report, my date, my unit of office ng PDEA, at my pirma. Mm-mm. Pero blinak niya yung pirma. Siyempre. So, kung sasagot si PDEA at sasabihin niya, that's a fake form, ang all Maharlika will have to do is to remove that signature one. Ma-identify kung sino pumama. It becomes a legitimate document. Mm-hmm. So, at nakasulat doon, ha? Tingnan niyo yung pre-operation report, a confidential informant personally. So sabi ko, malalim ito. Mm-mm. Kasi may personal knowledge, pero confidential. So you cannot release the name. Tapos merong certainty ng address, 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Tinukoy yung lugar. Diba? So that's one, pre-operation. Ang process sa PDEA, magsubmit ka ng pre-operation, papirmahin mo. 'Di ba? Kaya nga siya merong surveillance at casing, hindi test buy. 'Yun yung second document niya. Authority to operate. Meron pong ganyang mga documents sa PDEA. Ang rinilis ni Maharlika are two documents that are part of their processes. Okay? Mm-hmm. So dapat kung sinagot ng PDEA 'yan, one, you talk about your document. Second, you question the process. Third, then you go to the document itself. Yes. Kasi dun sa document itself, sa authority to operate, nakakover ang team leader, nakakover ang noted by. Okay? Which means, meron silang initial information at iba-validate nila yung initial information by conducting a surveillance and a casing. Specific eh, oh. May ang choices mo kasi, surveillance, casing, test by bust, search warrant, others. So, surveillance lang at casing. Doon sa lugar na yon. Okay? Ang sagot, that's a fake document produced by AI. Sa tingin ko, mahirap makaproduce ng AI bearing your logos and all these procedures and processes. Actually, ma'am, meron pa siyang isang ipinost na bago. Ito yung latest, ano? Oo, meron akong ipinadala din sa iyo. Ito yung latest kasi parang pangatlo ata ito. Dito naman ay parang ito na yung ano eh. Memorandum na rin ito eh. Memorandum. Tapos, merong witness mismo. Ang nakalagay dito sa ano niya, latest post subject reported, nefarious activities of blank and Bongbong Marcos alias Bonget, date March 10. Okay, nasa number 2 dito sinasabi, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above mentioned showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who are allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium unit.
recommend approval of the attached pre-operation. Yun yung unang niyang pinost, no? So, kalaki pala ito. Parang pangatlong dokumento ito na nilabas. Kung titingnan natin, Admar, yan ang una. Tapos nagkaroon ng pre-operation request. So, technically, ang ginagawa, parang kinukompleto niya siguro yung storya. Kasi question yung dalawa. Ang critical dyan, kasi diba doon sa narrative, sinabi tinigilan ng isang kalihim. Kaya hindi naging actual yung operation. Meron pa nga siyang sinabi, ma'am, na kaya, kasi kinimestiyon, bakit walang control number? Sabi niya, magkakaroon lang daw yun ng control number kapag itinuloy. That's right. Pag in-approve ng higher up, then it becomes approved. Kasi kita mo yung sa isang part, may mga sasakyan eh. Ang request doon sa gasolina eh. Budget for gasoline. Kasi magkikasing ka eh. Kompleto. So technically yung mga linalabas ni Maharlika, at kung titingnan mo yung date, March 8, March 11 or 10. Sunod-sunod. Magkakasunod. So, sequence talaga ano. Ang kailangan itanong sa PDEA, who stop it? Ang isa pa sa doon sa paliwanag kasi, ma'am, ng PDEA. Kapag meron daw operation na ilalagay lahat doon, eh wala naman daw doon. Ang nasa isip ko naman, eh hindi nga naituloy yung operation. Oo, so, paano mailalagay yan doon? Kasi na-operation na yan. Ito, pre-operation. Hindi pa nga, pupunta pa nga sila eh. Nag-humihingi ng clearance, kumbaga. Eh, hindi natuloy. So, possible. Kaya hindi na isulat doon, siguro. Nakompleto hindi, talaga. Hindi, alam mo, ang request nila for operation is just to surveillance and casing. Which means surveillance, mamatsagan mo, casing pa ikot-ikot ka. Observe ka. Walang arrest, ha? Walang by-bust. So, sa tingin ko ito, nasa preliminary stage pa lang, may information. Kasi kung titingnan mo doon sa una niyang linabas, personal eh. Confidential informant personally appeared. Appeared. So, pumunta sa PDEA. Para a request ng investigation tungkol doon. This office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs. Personally, meaning that person was inside personally. So may knowledge siya na nangyayari 'yon. So this person requested. Tapos ngayong yung linabas niya completes the story. Yes. Na yung pala ay tinitingnan na nila. Pero walang official surveillance and casing. Kasi yung request is for surveillance and casing na hindi nga inaprubahan. Pero ang tanong natin, bakit hindi inaprubahan? At sino ang nagpatigil? Kasi yan ay 2012 pa. Opo. Tama. Opo. Ma'am, ang isa din sa tanong na nasa isip ko, so kumbaga, nung nakita siguro nila yung pangalan, mismo siguro din yung pinaka-official. Kung halimbawa, pagpalagay natin kung ito man ay totoo, kasi hindi pa talaga natin na masabi, di ba? Mayroong ibang sabi na peke ito, ganito. If ever man na totoo ito, at kumbaga, nakarating sa pinaka-head, nakita niya yung mga pangalan, kasi ito mga pangalan na ito during that time isang artista, tapos di ko lang alam kung senador pa ata siya dito, itong si Bongbong Marcos. Ano, parang tipong untouchable. Bakit kailangan na umabot sa punto na naharangan? So possible din na isinumbong o possible tinimbre. Mayroon silang informant doon sa loob, kasi sa IIS lang ito eh. Pwede naman silang magdiretso IIS, parang doon sa mismong unit, intelligence unit ata ito ng di ba? Mismong PDEA, pwede nang hindi umakyat pa ito eh. Kumbaga, pwede nang mag-say si IIS na director na, sige, tuloy na 'yan. So possible na naikwento ganito ganyan hanggang sa umabot siguro at nakaabot sa paghaharang, kaya hindi natuloy siguro. Pwede rin 'yon, or dahil personality yung involved. Oo. So high value person. Siguro ma'am, huli na lang. Kung ikaw ay strategist ng inaakusahan nito, ma'am, ano ang tapos yung iyong kliyente ay naniniwalang hindi siya
naniniwala dito, anong magandang gawin? Drug test na lang siguro. para matapos yung issue tungkol dun sa yung drug test na yung drug test na hindi ihi. Yung drug test na sa buhok or sa dugo. Blood, oo. Diba? Oo. At dapat highly it's not done by your physician, may third party na nandun para makita. Kasi you need to rest this once and for all. Oh, yes. Kasi an allegation that a president uses cocaine and has been using, this is 2012, mm-mm, today we're 2024, mm-mm, so that's 12 years ago, mm-mm, you know how it impacts on the brain. Tsaka, so, ano pa ma'am, kaya nga sabi nila mapagkakatiwalaan daw si Maharlika dahil meron din siyang inilabas na CCTV mismo noong insidente na sinasabing nanakit daw yung mismong PDEA chief. Eh, saan siya nakakuha nun kung wala siya talagang informant doon mismo sa loob? So, kumbaga, kaya, hindi mo maisasantabi. Tama ka dun, Admar. Yung sources ng information mo ni Maharlika are really, really very good. Mm. Because they're all, hindi naman all, but either they're a person involved and has personal knowledge, and two, from internal. Mm. Yes, but yun ang kita. Sakit nitong administration na ito from day one, which I think I mentioned, the leakages are too many. Naalala ko tuloy yung issue naman kay Senador Bongo, yung inakusan siya ni Trillanes na mayroong dragon. Naghubad siya! Diba? Kasi na talagang gusto kong tahasang inalaw. Sampalin sa mukha ng katotohanan itong tapos nakita sa likod talaga may bintusa. Hindi dragon. Yeah, I remember that. Hindi dragon yung nakita. So kumbaga, hindi pahiya ngayon yung nag-akusa sa iyo. So pwedeng gawin niya ni PBB, hindi lang pwedeng tawanan kasi nga sabi ko nga kanina, yung nagsabi, halimbawa, ang una palang nagsabi pala nito, si Senadora Nikki Cosentaing. At ito rin yung gamit-gamit ni dating COMELEC Commissioner Guanzon. Di ba? Sa kanyang pangangamba niya noon. Lagi ginagamit, nagdadala siya ng coke. Lagi na sinasabing ngiwi. Hindi lang si PRRD, tsaka itong si Maharlika. So, marami din yan silang mga supporter. Marami din yan silang Sa tagal ba naman, may significant number. So, para at least, once and for all, ma-settle ito lahat para at least makabawi din siya. Kung talagang siya ay naniniwalang hindi ito totoo at hindi pwedeng i-isang innocent talaga.